Yon, what's up po mga kababayan, mga kalingap. Welcome po sa ating Munting YouTube channel. Ngayon nga pong araw, ay samahan niyo po kami at kami po ay akit po ng bundok dahil dito po sa lugar na ito, mga kababayan, ay meron po sa atin, nirefer po ang isa nating kababayan din na concerned citizen po na meron daw pong isang pamilya sa loob po ng bundok na ito, sa loob, sa gitna po ng bundok, mga kababayan, ano. At ito naman po ay hindi tayo ng dalawang isip na aksyonan na magdala po sa kanila ng kahit na kaunting ayuda. At medyo malayo po yung lalakarin natin. Ito mga kababayan, no, sa hindi rin naasahang pagkakataon, si Juan TV Vlogs po ay kaka-atras po ng kaka-atras. Ay yan po na naman. Abangan nyo, yan na. Nahulog. Nahulog na. Abira. Nahulog na naman po siya. Hindi po lampas si Juan TV, mga kababayan. So nagkataon lang na meron pong balon doon. At mga kababayan, itong vlogs na ito na mapapanood nyo sa ating channel ay sa hindi po inaasahan pagkakataon din at araw, no? Ang nangyari po dito po sa ating vlogs na ito, actually mahaba po ito. Abot po dapat ito ng 40 minutes dahil almost 1 hour po yung nilakad namin hanggang nakarating po doon sa bundok. So ito nga po, akala namin walang daan dito. So yung pong bigas na dala-dala kong 5 kilo, nandun po sa motor. So iniwan ko doon at akala ko po sa ibang way tayo dadaan. Pero hanggang po doon sa may kalahatian na, no, medyo parang 10 minutes na lalakad namin, yun daw pong palang daan dito, tawa ng tawa pa si ako. Ayan pa. Nako, One TV. Ayan po, parang nangyari po dito sa vlog natin ngayon, parang binoboy sa record ko na lang po ito kasi nga po sa mga kwento-kwento mga kababayan, no, ng ating mga kababayan dito na nakatira ay okay, actually po okay po yung lapid eh. So may anong pangiting-ngiti pa si Loco. Abira. May aso po kasi kaya nahinto siya. Nahinto po kami, no? May aso kasi. Kaya ito po ay bumunga din sa akin yung isa pong parang anak ng diwata. Ganda po ng mukha ng bata. Yan po si Abigail. Ayan. Napakaganda po. Ayan, nag-bless pa. At pati yung kapatid niya. Oh, ang ganda pong bata, oh. Parang anak nga siya ng diwata, mga kababayan. Oh, nag-bless din po yung kapatid niyang panganay. At yung pong ating talagang magsasama sa atin, doon pa po sa kabilang bahay. So, sinamahan po tayo ni nun, si Abigail at yung kapatid niya. Doon pa po sa magsasama sa atin. Para po marating namin yung bahay po nila Kuya Berto, no? Na isa rin pong pamilya nasa katira po sa gitna ng bundok. At napag-alaman nga po namin, napag-alaman ko na dito na po pala yung daan. Kaya ako po bumalik bahagi doon sa aking pinanggalingan, sa aming pinanggalingan, kinuha po yung 5 kilos na bigas, mga kababayan. So, ayan po. Ito po, sabi ko nga sa hindi inaasahan pagkakataon, ito pong vlog namin ito, bigla po nawala yung sounds po ng lapil, no? On the way po kami dyan sa area na yaan, hanggang po nakapag-vlog ako kaila Kuya Berto, yung sa pamilya po sa bundok, hindi po gumana yung lapil. Pero dinubulchik ko pa po ito, mga kababayan, at yung pong lapil talagang naka-on, naka-ilaw. Actually dalawa po yung lapil, yung isa po lubat, yung isa okay naman. So ginagamit ko po yung isa. So naka-ano po yan, naka-on talaga yan. Pero base nga po sa mga kwento ng ating mga kababayan dito sa bundok na ito, ay hindi po namin alam. No, nalaman lang namin, ay natamakbo nito ang bata. Oh my God. So may aso na. May aso na naman po pala. Okay. So ito po, ituloy po natin yung kwento natin, mga kababayan. Ito, kinikwento ko na lang din po para alam nyo rin. At yung sacrifice din po natin para mapuntahan natin yung isang pamilya po sa bundok, mga kababayan. Oh ayan, may aso po. Natakot po yung dalang bata. Yung pong parang anak ng diwata, oh, si Abigail. Oh ayan po. At tayo po, pagkatapos nitong eksena na ito, ay babalik sa motor at kukunin ko po yung bigas. At syempre, mag-aabot tayo ng tulong sa isang pamilya po sa bundok. So samahan niyo po kami, mga kababayan, mga kalingap, habang tayo ay binabaybay natin yung bundok po hanggang sa nakarating tayo sa bahay po nila Kuya Berto. Ayan, mga kababayan. So ayan na, mga kababayan, mga kalingap, dito na tayo. Dala na natin yung 5 kilos na bigas pagkatapos ko po kinuha dun sa ating motor. Yun po, ito nga po, nitong vlogs na ito ay napag-alaman din po namin pagkatapos po namin magkagaling sa bundok. Kaya po ang nangyari, nawalan po ng sounds itong pong vlog natin. Hindi ko po alam kung bakit nawalan ng sounds, na naka-on naman lahat, work it naman lahat, gumaga na lahat, pati yung lapil. So
Nagkwento po sila nung nakagaling na po kami ng bundok na nalaman ko po yung video namin itong habang on the way na ito ay nawalan po ng sounds dahil sabi po nila na paglaruan kami ng taong hindi nakikita. So ang mali po namin dito ay na hindi po kami nakapag-tabi-tabi po no sa dinadaanan at yung pong cameraman natin ay sa hindi po inaasahang pagkakataon pangyayari ay namaga po yung dalawang kamay. At ginawa namin pagkatapos po ng vlog na ito, nalaman namin pagkabalik namin sa kalsada at yung pong ating kasama nga ay yung pong singsing niya, mga kaubayan sa kamay niya ay sumasakit na. Doon niya nalaman na yung pong dalawang kamay niya ay sobrang malalaki na po, na magana ng husto. At bago po natanggal yung singsing ay lalo po lumaki. Pero ang nangyari po mga kaubayan, itulgad natin sila kuya. Dinala ko po siya ulit agad dun sa ating may manggagamot din, nagpasuob po. Pagkasuob po, after 1 hour po, nawala po yung pamamagana ng kamay, mga kaubayan. At ito nga po, di ba, sabi ko nga po sa inyo, nawalan po tayo ng sounds. So, idiretso na po natin, mga kaubayan. Pasensyan na rin kayo. At parang ito pong ano na ito ay binoise over ko na lang para makita nyo rin po yung ating ginawa, yung ating vlogs dito sa bundok na lumuha din po ng kaligayahan din po si Kuya Berto dahil sa kanya pong natanggap na tulong ngayong araw na ito. So, ito po, didiretso na natin. Actually, ito pong video dapat mahaba. Abot po ito ng almost 40 minutes. Pero ikakat na po natin ito dito. Doon na po tayo sa kanilang bahay. Para makita nyo rin ang kalagayan po nila, Kuya Berto, sa gitna po ng bundok. So, samahan nyo po ako habang kinikwento po sa inyo itong ating paglalakbay papunta po doon sa kanilang bahay. Yun po mga kaubayan, sa part pong ito inayos po natin ang aking lapil kasi po nagkatayo ng parang 20 minutes sa paglalakad kasi sabi ko baka mapuno yung ating memory card ng cellphone kung abot tayo ng isang oras sigit, so baka din namin magamit yung cellphone. Kaya tinan nyo po, inayos ko pa yung lapil at kinik ko po na naka-on yung lapil, tapos naglakad po tayo ulit kasi sabi po nung ating guide ay 3 minutes na lang makikita na natin yung bahay po nila kuya, natutulungan natin isang pamilya. Ito po, katanghalian tapadyaan, nangyari po yan ay 11:30 ng tanghali. So tuloy-tuloy tayo pagkatapos natin kay Paco Girl, no? Na-update ko rin po si Paco Girl mga kaubayan. Pero ito po yung una natin i-upload. Kasi po, ito yung nag-trigger din po sa amin na siguro nga po yung pagkakamali, no? Yung hindi na kami nagtabi-tabi po, nakalimutan namin. At napaglaruan din po yung ating cameraman. At siguro po sa pagbabalik namin, maraming sinabi yung manggagamot na magdala daw po kami ng pangontra. So siguro po magtabi-tabi po na lang at magdasal. Ito yung nagdadasal naman po kami, pero yun nga po, sabi ko nakakalungkot yung pangyayari kasi nga yung video natin from the start ay hindi po talaga. Pero po before po nangyari yan, before yung take natin doon na nahulog ako doon sa may balon, actually yung pong balon na yon na nahulugan ko, doon po nakita ng manggagamot. Doon po nagalawan yung ating cameraman kasi po sinilipan niya ito ay pagkahulog ko. At sa awa naman po ng Diyos, so okay na siya, okay na yung kamay. Kaya after po ng vlog na ito, umuwi na po kami. So sabi ko magpahinga muna at bukas na lang. So hindi rin po inaasahan, pagbili namin ng ulam, nakapark po yung aking motor, binangga naman po ako ng isang van. Ay grabe po yung nangyari ngayong araw. Kaya sabi ko pahinga na lang muna. So bukas na lang, nakapag-vlog naman ng dalawa. So ito na po mga kaubayan, oh. Naikwento ko lang din po yung pagbangga sa akin ng van. Nabangga na naman yung motor natin habang nakapark, bumibili kami ng ulam. So ito po, ayan na po yung bahay nila Kuya Berto. At kung napapansin nyo, sabi ko nga nakakawa sobra. Sa gitna ng bundok ay yan po oh, mga kaubayan. Tagpi-tagpi, no? Tapos ikutin po natin mamaya yan mga kaubayan, ano, yung kanilang bahay. Grabe po mga kaubayan, mga kalingap, yung sitwasyon din nila dito. So ito na tayo, papasok na tayo sa kanilang bahay mga kaubayan. At ito po, yan ah. Oh. Nakikita niyo po yung bahay nila, nila Princess, nila JR, sila Mike, sino ba yung JR? At may pa pong isa yung panganay, nakalimutan ko. Ito po si Kuya Berto na nasunog po yung kamay, na-tracer po yung kamay kaya ganyan ang itsura. Tapos yung kanya pong paa ay meron pong ano, nasusugat po na hindi gumagaling, na hindi niya maintindihan din. Ang sabi niya po, nakulam daw siya mga kababayan.
So, kaya sabi ko, bakit yung lapil namin, ito yung mga anak niya, si Princess, si JR, ayan, at kinikwento ko na lang din po sa inyo mga kaubayan para alam nyo rin at yung nangyari. Sa, ano po ano, yung sagot po nila, yung pag-usap natin kay Kuya Berto, hindi niya maririnig. Actually, naging emotional po dyan si Kuya Berto dahil, yun nga, may dala tayong bigas, tapos nag-abot tayo sa kanila ng 500 pesos, tapos yung mga bata, binigyan ko rin po ng pera para kahit paano may pambili sila. Pero alam ko, pagkatapos natin mag-vlog, yung pong mga pera na binigay ko sa mga bata ay binigay rin po sa kanilang papa. So napakalaking tulong daw po para sa kanila noon, pati yung bigas, wala na silang pansaing. Ito lang po mga kaubayan yung simpleng ano nila, simpleng tahanan dito po sa gitna ng bundok. At hiniling din po ni Kuya mga kaubayan no, na yung kahit paano po yung pang ano po ng mga bata sa pag-aaral, sana mapag-aral. Ayan po oh, oh my God. Ayan po mga kaubayan, pasintabi po sa mga kumakain, tigkabila po yan ano, tigkabila po yung paa niya ganyan, kaya hirap po siya magtrabaho. Ang trabaho naman po nung kanyang asawa na babae ay nag-uuling. No, actually hindi po natin abutan dito, pero sa vlog po natin sa Facebook ay habang nagba-vlog po tayo dumating po yung mag-ina na galing po sa bayan. Dahil ito pong asawa niya ay nagkaroon po na pala ng sakit po sa tiyan, may naramdaman, kaya bumili po ng gamot mga kabayan, mga kalingat. Anyway, maraming maraming salamat po sa inyo pong lahat no, sa lahat ng nanood at nakinig po sa ating kwento. Ito po, ito na yung worried na vlog ko din. Parang alam nyo yon na first time po nangyari sa vlog ko na nawalan po ng sounds. Ayan, dyan lang po sila natutulog mga kaubayan, no? Ayan, no? Dyan po, nagsisiksikan yung apat na bata, yung mag-asawa, tapos, oh, may counting yero po, parang dalawang yero. Doon sila nag-ano para hindi tumulo, ano? O, ayan po yung banggirahan. Sobrang hirap po ng buhay nila mga kaubayan. Ayan po sila yung mga anak niya. Actually, wala po mga tsinelas. So, sobra po akong naawa. Kaya lahat ko po sila binigyan ng pera sa abot ng ating mga kaya mga kaubayan. So, siguro po, no, pagbabalik namin, sana hindi na magka-problema yung ating ano, sobrang init po ng panahon kasi, ayan, pupunas po ng pawis. Sana po hindi na magka-problema yung ating vlogs at sabi ko nga, magtatabi-tabi po na kami at yung purpose naman namin sa lugar ay matulong po sa isang pamilya. Pero ayun po yung nangyari, nawalan ng sounds yung ating vlogs. Kaya yung vlogs po natin na almost 40 minutes, aabot lang po ito ng mga 15 minutes. Kunito ko lang po sa inyo yung buod, no, ng nangyari po dyan sa vlog na yan, mga kababayan. So, ayan, no, habang kinakausap natin, walang sounds po. Hindi nyo marinig, ako lang. So, kinikwento ko na lang po yung mga nangyari sa ating vlogs na ito. Anyway, maraming maraming salamat po, again, sa inyo pong lahat. Sa lahat pong nanonood ng ating vlogs. Dito po sa ating YouTube channel. At sana po patuloy nyo suportahan yung ating mga ginagawang pagtulong sa ating mga kababayan, mga kalingap. So, natuwa naman po ito, mga pamilya na ito, dahil po sa ating naiabot. At ito, nag-abot po tayo ng counting cash para po sa kanila. So, ayan po, mga kaubayan, lubos-lubosin na natin yung ating pagpapasaya po sa ating kaubayan dito po sa gitna ng bundok, sa isang pamilya. Ay, mag-share po tayo sa kanila, no? Nang kahit pa paano ay, ayan, no? Para sa isang bata, nag-abot po tayo ng cash, kaunti. Ayan. Actually po, mga ano po sila, hindi masyado nagkasalita. Kasi nga po, parati sila sa bundok, no? Hindi masyado na ipaghalubilo din sa labas ng kakalsadahan, kaya ganyan po sila. Kung pailing-iling lang po mga kababayan, yun sila, mga anak nila, oh. Ayan. Ito po si Mike, yung binigyan natin una. Oh, ayan, di po siya nagkasalita. At sumunod po natin bibigyan ay si, anong pangalan nito? Si, ayan, si JR, mga kababayan. Yan po yung anak na isa. Oh, hindi rin po nagsasalita yan, tahimik lang din po. So ako po nagjo-joke na dyan sa vlog na yan, pero hindi po talaga sila masyadong ngumingiti po, pero pigil, no? Grabe mga kababayan. So, ito naman, si Princess, ay nagkaroon din daw po ito, kaya tumigil sa pag-aaral. O, ayan, o, para sa kanya, o, dadagdagan natin, kasi sa iyong panganay, o, ayan, ngumiti po siya, at sa punto po na yan, ay nagpasalamat, ayan. Diba mga kababayan? At syempre po, abutan natin ng tulong po sila, no? Sila Kuya Berto, kahit paano ay makatulong tayo. At dito na po, naging emotional po si Kuya Berto sa pag-abot natin ng counting cash at pandagdag po doon sa dala natin bigas dito po sa gitna ng bundok mga kababayan. So, lahat po talaga, hindi natin maano si Princess magsalita. So, tahimik lang. So, ito po, abutan din natin si Kuya Berto po.
nang kahit pa paano ay galing po sa ating kita sa ating YouTube. So may natira ako konti. Inatira ko po pang gasolina namin. At ayan, oh, para sa iyo kuya, isa, dalawa, tatlo, apat, ayan. Lalo po yan, yung isa po ay 200 pesos. Kung bali po, nangyari 500 pesos yung kibigay ating cash. At yun pong tawag dito, yun sa mga bata din, mga kabayan, kahit paano. So napansin ko sa kanila, wala pong mga chinelas, yung mga bata. At si kuya nga po, yung dalawang paa parang nangingitim na. Kasi po pares may sugat yan, mga kabayan. Kaya hirap po siya magtrabaho. Kaya ang nagsusumika po sa kanila ay yung pong asawa niyang babae. Ito po si kuya, minsan 2 hours po, hindi po siya pwede sa putik, no? Ang trabaho po niya, nagtatalok, nag-uuling. Eh, yung sugat niya po hindi gumagaling, mga kababayan. So, maraming salamat po sa lahat po nanonood ng ating vlogs dito po sa isang pamilya, dito po sa bundok, mga kababayan, mga kalingap. Thank you po at sana huwag kayong magsawa na suportahan ang ating vlog sa araw-araw. At kagaya po nito, na nawala man po ng sounds yung ating vlogs dahil nga sabi ko po sa inyo, parang napag-ano po kami. Kasi sabi po nung mga ano, ito po pala, no? Yung mga nasa kalsada nung paglabas namin na nanghinayang po ako dahil wala pong sounds yung vlog namin at yung pong kasamahan ko nga na cameraman ay namaga po yung dalawang kamay po, no? Talaga pong tumaba ng gusto yung mga daliri. At sabi po nila, mabuti daw po hindi kami niligaw. Kasi kung wala daw po kami tour guide, baka nakarating po kami sa tuktok ng bundok. Dahil dito raw po pala sa area ay mayroon po talagang ganon. Yung tao po na hindi nakikita, pagpasensyahan nyo na po kami diyan sa vlog na yan. Sabi ko nga, hindi kami napagtabi-tabi po, no? Pero ngayon na po, okay na yung cameraman natin. Hindi naman na siya malalaki yung kamay, matataba. Pagkatapos po ng masuob ng manggagamot, no? Pinasuob ko po agad para kung ano po yung ano, ay base nga po sa pansusuob dun po sa nahulugan ko na parang balon. Dun po, nangyari po yung hindi inaasahan, no? Na parang siguro, na gambala namin sila. Kaya yung pong ilapil ko, di ko alam, every time na ano, siguro pinapatay. Kaya wala pong sound siyaan, no? Kaya nung pagbabalik na po namin, nalalaman ko, sinubukan ko yung lapil. Gumagana naman po. Doon lang talaga sa part na bundok, hindi po talaga gumana. So anyway, maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan, mga kalingap. Maraming salamat muli sa lahat panonood ng ating vlogs sa isang pamilya sa bundok. Na sobra pong layo, pero narating natin para makapag-abot ng tulong. God bless to everyone. Maraming salamat din po kala Boss Kalingap Rab, kala Kuya Bal, at Edna Vlogs, at sa lahat po ng viewers.